Hello guys, good evening at sangay. Ngayong gabi, magluluto ako ng ulam na naman. Kasi wala na akong content sa vlog ko since marunong naman akong magluto. Ito na lang yung vlog ko muna ngayon for the meantime. Kasi mata yung budget sa mga travel-travel. baka naman, chala. Yan guys, meron tayong binili dito. Pira-piraso lang to pero masustansya. Tulad ng kalabasa, sitaw, spring onion, ampalaya, talong, okra, yan, at bawang, sibuyas, bell pepper, yan. At meron tayong baboy. Galing ako sa palengke. Kaya sisimulan ko na yung paghiwa ng mga sangkap para sa lulutuin ko ngayong gabi. Una, binalatan ko ang bawang. Pagkatapos, idinurog ko ito. Makikita nyo naman siguro, di ba? Pagkatapos ko siyang durugin, tinanggalan ko ng balat. Paulit-ulit. Yan guys, fast forward tayo. Yan. Bilis kong magbalat naman ako. Bawang, di ba? Yan. Isa-isa. Mahirap. Mahina ang kalaban. Yan. Pagkatapos kong mabalatan yung bawang, syempre, iniwa ko na ito sa maliliit na piraso. Yan. Ang bilis kong maghiwa ng bawang. Yan, guys. Sinigurado ko talagang maliliit yung pagkakahiwa ko para even yung pagkakaluto. Side na rin, lagay natin sa sangkap. Pagkatapos, sibuyas. Yung sibuyas naman, same sa ginawa ko sa bawang, binalatan ko rin dito. Yan. Wow, ang bilis kong magpuno ah. Bilis kong magbalat ng sibuyas. Yan guys. O, diba? Tapos i-slice na. Yan. Hiwain din siya. Amazing. Yan guys. Okay, set aside, lagay din sa plato. And then pagkatapos ay ang ampalaya. Yan. Iniwa ko siya sa gitna. Set aside ko yung isang ampalaya kasi masyadong malaki. Yan. And then kumuha ko ng kutsara. Yun yung gagamitin ko para matanggal yung buto sa gitna ng ampalaya. Yan. Tips lang yan guys, gumamit kayo ng kutsara para mas mabilis. Yan, pagkatapos ko makuha yung buto sa gitna ng ampalaya, eh hiniwa ko na ito sa maliliit na piraso. Yan, sana all bilis maghiwa. Yan guys, nilagay ko din sa lalagyan sa isang plato. Yan, yung nahiwa kong ampalaya. Pagkatapos, itong kalabasa. Siyempre, gamitan natin ang kutsara ulit. Kukunin ko yung buto sa gitna. Ganyan. Wow. Nakuha na agad. O yan. Sigurado ko talagang malinis yung pagkakakuha ng buto sa gitna. And then, hindi ko pala, hindi ko tinatanggal yung balat ng kalabasa. Kasi naniniwala ko na sa balat ang nutrients ng kalabasa. Kaya ganyan. Slice ko siya ng maninipis na piraso. Manipis kasi mas mabilis siyang maluto pag manipis yung kalabasa. Katipid ka na sa gasol.
kasi madali lang maluto kapag manipis yung pagkakahiwa ng kalabasa. Sikat tips ko yan, guys. Kailangan din yan. Kasi patagal maluto yung kalabasa pag hindi siya manipis ang pagkakahiwa. Yan. Diba, bilis ko. Lagay agad sa may plato. Pagkatapos ng kalabasa, syempre ang talong. Yan. Hiwain sa gitna. Tulad sa nakikita niyo sa video. Yan. Then slice, 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 slice. Yan. Wow. Sana all ang bilis mag-slice. Yun yun, guys. Okay. Lagay ulit sa plato. Tapos, ang bell pepper. Hiwain sa gitna. Kunin yung buto. Yan. Katapos makuha yung buto, slice din natin ng maliliit. Yan. Tapos, set aside, ilagay sa plato. Ganyan. Pagkatapos, itong string beans or sitaw. Yan. Inayos ko pa yan dyan, guys. Dapat magka-level. Yan. Tapos, slice. Yan, ganyan. Kinuha ko yung pinakadulong part kasi hindi mo nakain. Yan, ganyan, guys. Slice lang. Slice, slice. Yan. Okay. Ganyan lang. Then, ilagay naman ulit sa plato. Okay. Para organize ba? And then, itong spring onion. Sa lahat ng mga niluluto ko, talagang lalo sumasarap yung luto ko pag yan, nagkamali pa ako ng pagsaslice. Sorry. Yan, dapat pahaba. Yan. Masarap yung pagkain pag maraming recados or sangkap. And then, isa sa mga nagpapasarap din is itong spring onion. Yan. Tips. Maglagay ng maraming spring onion. Kasi masarap siya, guys. Promise. Ewan ko lang. Na-appreciate ko lang talaga yung spring onion. Yan. Ilagay sa gitna. Okay. Sa plato. Yan. That's it. Oops. Meron pang okra. Tinanggalan ko yun ng ulo. Yung okra. Then slice ko siya ng maliliit. Yan, guys. Okay. Tips, guys, para malaman nyo yung okra is hindi siya ganun katanda. Dapat nyo daw, putulin yung pinakadulo. Yan. Okay. And then, karne ng baboy. Hinati ko lang yung karne ng baboy kasi masyadong malaki. Yan. Na-slice ko rin siya ng maliliit na piraso. Ganyan lang, guys. Konting tiyaga lang. Diba? Mas masarap kasi, mas masarap na magluto. Kasi mas makakatipid ka compare sa bumili ka sa labas. And then, ma-explore mo rin yung talent mo sa pagluluto. Ako, hindi ako talaga marunong magluto, pero trying hard lang. Dahil sa mga YouTube tutorial, natuto na rin ako magluto. Salamat sa, and then sa lola ko, nag-influence sa akin sa pagluluto. Yan. Masarap magluto yung lola ko, kaya isa na rin siguro ako sa nakamana sa kanya. Yan. Uy! So proclaim. Basta ganyan. Hiwain lang yung yung baboy. Yan. Masyado kasing matalim yung yung kuchilyo ko, guys. Kaya natagalan sa paghiwa ng baboy. How ironic. Yan, guys. Okay. Nood lang kayo, ha. Huwag kayong umalis. Mabilis lang matapos itong pagsaslice ko nito. Yan. Fast forward lang lahat yan, guys. Yan, guys. Piraso, maliliit na piraso ng karneng baboy. Okay. Yes! Salamat. Tapos na rin sa wagas. Set aside. Ilagay sa plato. Okay. That's good. Approve. Yay! Ito na lahat ng mga ingredients na nakita nyo na hiniwa ko ng maliliit. Yan. Lahat ng gulay at kailangan. May magic sarap pala. Yes! Maluluto na lang tayo, guys. Lagyan mo natin yung baboy.
pinakbit. Thanks for watching, guys. Don't forget to like and subscribe. Salamat!